pagkakita dayon biskan hindi pa sigurado sa budget, bilihin kagad. So you need also to have self-control in your spending. Because the Chinese practice is, when before they will spend, they will only first of all count their profits. But sa Filipino, that's why we are so good to sell puto, because all the time our business is puto. Kaya wala pa ginansya, wala pang nakuhang profit. Wala na. So we need also to have discipline in our spending and time management. Because sometimes if you don't know how to manage your time, you lost self-control. Example, there are people watching movies and they call that marathon movie. Have you heard that? From morning until 12 o'clock, panood lang ng panood, marathon movies. So walang ginagawa. Minsan nga, hindi na kumakain sa panunood lang ng movies. Huwag na kayong tumaas ng kamay pag ginagawa nyo yan. Time management. But sometimes we don't have self-control in our daily devotion. We're not reading our Bible. We're reading most of the time our Facebook. Is that correct? Pag gumising sa umaga, the first thing you do when you wake up in the morning is to check your cell phone and check the notification of your Facebook. And then, like, and heart, and ano pa? Happy face. Comments. We don't have discipline and self-control when it comes to our daily devotion. In your work habits. If you lack self-control in your work habits, sometimes you go to your work late. And you go to church late also, because that is your habit. Ang mga on time ngayong umaga, sumigaw ng amen. Hallelujah. So your work habits, your entertainment or viewing patterns. May mga tao, pag nag-view sila, example, sabi ko kanina ng movies, ang tagal. Ako talaga, wala po akong pasensya manood ng film. Nauubos yung pasensya ko dyan, ayaw ko. So minsan nagagalit yung asawa ko kasi forward. Wala kaming naiintindihan sa film natin na pinapanood namin. Wala. Kasi ayoko. Wala talaga akong pasensya na mag-wait. Pero alam nyo ba yung pasensya ko? At saka minsan, kailangan ko rin ng self-control sa sports. Pag football, basketball, hindi lang wrestling. Ayoko ng wrestling. Pag basketball or football, talagang minsan hindi mo na alam yung time. Dahil wala kang disiplina dyan. Pero it's not bad, but you need also to discipline yourself when it comes to time management, because minsan hindi mo na alam, you don't know. Hapon na pala. Especially if you're watching in a dark room, walang ilaw, malalaman mo lang hapon na pala. So, your appetite, huwag kayong magalit, ha? Minsan wala tayong disiplina sa kain natin. Hello? Pag hinayaan mo sa kitchen, lahat ng pagkain ubos. Especially yung sinasabihan na huwag kang mahiya. Ha? Samahin niya, talaga wala akong hiya. Ubusin ko to. So, sometimes we have that spirit of gluttony. Kahit busog, kain. Alam niyo ba yung mga gluttons? Kahit busog, ano yun? They will, uh,
they will kulikot their throat until such time they will vomit, susuka sila para lalabas yung kinain nila at kain na naman. Oh, talaga. Mga gluttons, mga yung may sakit na gluttony. Kain pa rin ang kain. Kung gusto nyong madali kayong mamatay, at least noble, namatay kayo sa kain. Sasabihin nila na, alam mo ba yung lolo ko namatay yun sa gutom? Mas masarap pakinggan, ano yung nangyari sa lolo mo, ba't namatay? Namatay yun sa kain. So, kailangan balance. Hindi ka namatay sa kain at hindi ka rin namatay sa gutom. Amen? So, the appetite, your appetite, or maybe, listen to this, muli pinakatigas. You need to have self-control in your tongue. Yung dila natin, maliit lang to, pero sisira to ng buhay ng iba. Either it will make or it will break life. Tang. Alam nyo ba si Peter, that's why Book of Peter yung binabasa natin. Tang was one of Peter's problem. Dila talaga yung problema ni Peter. Alam nyo ba na si Peter nagsasalita at hindi niya iniisip? Sabi niya, hambal ni Jesus, singa, i-deny mo ako ng 3 times. Sabi ni Peter, hindi mangyari yan. Mamamatay lang ako. Kasi si Peter, impulsive. Mabilis magsalita, mabagal mag-isip. And we need to be very careful of this because we need to think first before we will speak. But sometimes, mabilis yung bunganga ng mga asawa. Ay, hindi naman lahat. Or bunganga ng bana na hindi iniisip, pero pinalabas na yung galit. I'm not making this sermon for just one person. This is for everybody. And this is also for me. Because many times we are all tactless. We are not careful of what we are saying. Kahapon, aga pa gin-chat ang asawa ko. Siling niya, ano nang inyo salakyan? Na Raptor or Ford? Or Raptor ba yung ang inyo sasakyan? Ang basang asawa ko, singa Ranger lang. Singa bantay ka mo ha, kaya hindi ka mo magtikalon sa Diana. Why tagani ka istoryahan na? Amo nang advice mo sa akon? Kabalo ka mo, may mga tawag advice sa imo. Hindi nga concern sila sa imo, nahisa sila sa imo. Hello? Pa-concern siya. You need to be very careful of pride because pride is a thin line. Yaks, ha? Dali lang, dai. Dugay na taway gistoryanay, kagindi gani kita friend sa Facebook. Tapos, una mo ngayon bukada, good morning. Amo na yan, napamangkot mo sa amon. Nga, base ang kwarta sang simbahan, ginbakal nyo sang pick-up. Hoy! Ginasugid ko sa inyo, hindi na. Wala ko plano nga mo na. Hambalan yung treasurer kung makasara ang simbahan, magbakal pick up. I'm not bragging, but I'm very careful when it comes to God's money. I'm not counting our money here. I'm not, every time we collect offerings, I'm not in the position to count that money because that is an ethical for me to count that money. I entrust that to the finance committee. Hello? So, palihog, buligay na lang kita. Pasi-issuehan niyo ko ni Blas sa plakadlaw, kaging kawat kong kwarta. Amen? Ang kapalangga, yung nagmamahal sa akin,
Sumigaw ng amen. Base sudlan balatipal uulo nyo. Kag ibutang yo ko sa Facebook. Uy. Hello. Balang ko ang mga naga-Facebook ni Subong, may mga nabasahan na kamo. Is that correct? Instead of praise the Lord, praise the Ford. Hamak mo na? Praise the Lord! Baliya. Hindi na yung praise the Lord ya. Praise the Ford. So, ari problema ni Pedro. The problem of Peter, he often spoke without thinking. As God taught him the discipline of self-control. Pero gintunan niya kag nag-antigo si Pedro. That's why, ang ginabasa ta subong, pulong ni Pedro, sinulatan ni Pedro, and it became so powerful that we are studying them 2,000 years later. Makmo, ginabag-usan Diyos si Pedro. Tapos, sa pila ka adlaw, tun-an ta ang libro ni Pedro. Nga ang tun-an natun, hambal yun ni Kaina, is self-control. Nga si Pedro man mismo, wala sang self-control. Tandaan yun eh, biskan ano kita kalaway, kag ano kita kalain sang una, sarangan kita baguhon sang Diyos. God is more than enough to change us. In spite of our past, in spite of our shortcomings, in spite of our faults, because He looks beyond our faults. Don't you know that according to the history in the Fox's Book of Martyrs, Peter was crucified upside down. And he never denied Jesus anymore. Hanggang namatay lang si Peter, hindi yan na dininay si Jesus. Siguro sabi ni Pedro, patay kung patay. Pero hindi na ako tatalikod. I will not turn my back from my God. I will serve Him until I will die. As long as I live, as long as there is strength in my body, I will serve my God. But he was crucified. Upside down. Anong po silingot, Pastor? Instead nga, kangay kay Jesus, when he was crucified, ang ulo ni Jesus ay ibabaw, pero sang si Pedro, gin-crucify. Ang ulo niya, sa dalom, upside down. He was crucified upside down. Palantawa ba lang? Si Peter became so powerful that we are studying them, his book, 2,000 years later. So, self-control, point number one you need. Self-control deserves priority. Dinitanana, number one, deserves priority. Make self-control your priority. There is a sense in which our every failure, listen to this, lahat ng failure natin is lack of self-control. Lack of self-control. Are you? Tingnan nyo to. Watch this. Adam and Eve sinned in the Garden of Eden because they yielded to the devil's temptation. Nawala yung self-control ni Adan at saka ni Eva sa Garden ng Eden. Sabi ng Diablo, kainin mo yan. Kainin mo yung mansanas na yan. Ang naniniwala na apple yan, sumigaw ng amen. Praise God. Mga matalino na yung mga tagapanay. Ang naniniwala na hindi apple yan, sumigaw ng amen. So, next Sunday, bigyan ko kayo ng apple. Dahil pag kumain kayo ng apple, hindi kayo nagkasala. Hindi kayo nagkakamali. You are not committing sin when you eat an apple. So, there is a sense in which our every failure is lack of self-control. Adam and Eve sinned in the Garden of Eden because they yielded to the devil's temptation. Ari, Cain. Si Cain killed his brother Abel. Is that correct? Ginpatay ni Cain, pinatay ni Cain yung kapatid niya na si Abel
because he couldn't master his anger. He lacks self-control. Sabihin nga natin, self-control. Kayo mga young people, kailangan mag-control-control kayo, ha? Pag sinabihan kang tao ka, hindi ka monkey. Huwag mong hawak-hawakan yung saging palagi. Alam niyo yung story na yan, di ba? Pagkakita ng saging, sabi ng monkey, talagang monkey ako. Talagang tao ako, hindi ako monkey. It's, you need to believe what God is saying to us. You can overcome evil. You can overcome temptation because temptation itself is not sin. But once you yield to temptation, it is sin. So Cain killed his brother Abel because he couldn't master his anger. Moses had trouble controlling his temper. Listen to this. The Bible described Moses as the meekest man. Meekest man. Pero sa minilyon ng tao, sa millions of people following Moses out of Egypt, going to the promised land, hamak mo adlaw kagab, yung reklamo sa imo, yung nagko-complain, they are complaining, Moses, Moses, why did you bring us to this place? We're so happy eating cucumber in Egypt. Why did you bring us to this place? There is no water here. There is no bread, but God sent manna from heaven every day. Manna, every day. And then, walang tubig. Instead of just striking the rock once, Moses struck the rock twice. And the bad thing happened. Moses had trouble controlling his temper and it kept him from entering the promised land according to Numbers 20 verse 11. Si Moses wala kasulod sa promised land kay naimpito. Ang iban sa inyo, wala maimpito, naim-16. Ang mga nakaaging aburido, gid ka mubayaw kamot. Baka kabuoton gid si Ilaya, wala gid niya. Mga bulahan kag mga anghel, dere. Ang nakaagi nga daw dulo demonyo, dire. Beliwat. Ang wala gid diyan nakaagi nga naimpito ka, bayaw kamot. Ang wala kaagi, bayaw kamot. Oh, ang mga naimpito, bayaw kamot. Mati ka mo. You need to be very careful when you are enraged. When because anger is different from rage. Rage is a higher level of anger. Please, kung ara ka mo sa sinanga sitwasyon, nugay nyo pang dakpang pinggan nyo. Kaya sigurado gino, kung maimpito ka, pagpanyaga nyo, pamahaw ka mo nag-away, pagpanyaga nyo, way na ka mo pinggan. Kaya ubos na na. Sang gamay ko, blast pool, brat, gid ko, pero salamat lang yung bago ko sa Diyos. Siling sila sa akon nga. Nakon, sigihan yung gibla, waskon ko ni karon ang radyo. Siya, was ka? Ah, wasak ang radyo. Gin-challenge ko nila mo, waskon ang radyo. Ay, kundi, wala na kami pamatian sang hasam. Hala, kag mundo mistiko. Dugay-dugay na yung mga bata, wala ka-intindi. Ang nakaabot si Nahambal, amen. Ang nabutan yun, nabalaan ko na, Tuyang Ermitanya. Alright. So palihog, dapat may control. What? Self-control. Self-control. During the days of Judges, in the book of Judges,
during the days of Judges, everyone did what they felt like doing. Sa times and Judges, yeah, ginaubra lang nila, sa pamatsyagan nila, ang gusto nila ubrahon. Pamatsyagan nila daw, isakto na ubrahon nila na what felt right in their own eyes. And one of the judges, listen to this, Samson. Si Samson ang isa sa mga judges in the book of Judges. Sa books and judges, Samson was one of the judges and the strongest man on earth. But he couldn't control his passions. Mga Samson, halong ka mo, kay biskan mabakod ka mo subong, mapadalaan gani ka mo sang Delilah, bugtogi ka mo. Kag magkanta-kanta ka dayon nga, ay, 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 Delilah. Amak mo, bakod-bakod, wasak ang haligi. Pag-abot ni Delilah, kapang luya si Samson. Hello? Mga babae, paliyog mo kayo man ka mo mag-transform sa kay Delilah. Hello? Primero, daw kwan ka pa. Daw Maria Clara ka. Pagkakita mo sang gwapo, nag-transform into Delilah. Kabalo ka mo ang Delilah, ang meaning, tempter. Gapang tintar. So, pulo pa matyagi, kung may mga nubyo, kamunda kang nubya. Kung daw tintaro niya ka, Delilah, ha? Kabalo ka mo. Ang palpa kay Samson, ginsugid niya, he told Delilah about his secret. That the secret of his strength was on his hair. The Nazirite hair. Why nagdaotdan ka daan ang Nazirite nga buhok mo? Amo na mga wala di ka pagunting, abin yun, Nazirite ka mo? Hindi. Pinoy ka mo ya. That's why, kadto ka mo sa barbershop. So, siya, mbali Delilah, may mga babae kung isa, kung di ka maghalaw. Ngayon pagka Delilah, man, kaano gidyang sikreto mo? Ambal ni Samson, siya rin ang sikreto ko, ang buhok ko, amo din persa ko. Kabalo ka mo sa akin sikreto, samtang kakatulog si Samson, inutda ni Delilah ang buhok. Pagbuktaw ni Samson, why na? Loya na si Samson. Hindi, bala ka mo mga lalaki, kung may babae ka pang loya. Hila, hindi, wala tumalo sa akong ginambal, ha? Pure ato. Hello? Daw, too, daw. He couldn't control his passion for Delilah. Ari pang isa, tungod wala sang self-control, bantayan mo gini. Ambal sang Bible kina, add to your knowledge, self-control. Ari pang isa, si David, King David's greatest failure was his lack of self-control when he lusted after a beautiful woman named Bathsheba. Tapos gira, gapahangin-hangin to si David sa turis ang palasyo. Buta nga man, nagsakto giningalan niya man. Kita niya si Bathsheba naga-taking a bath. Gapaligo. Siya pa kagwapa. Siya galing may bana. Siya mo ni Ubrahon ko. Ang yabana, si Uriah. Galing kay gusto ko kaya si Bathsheba, ang bali David. Si Ubrahon ko, may gira, ibutang ko si Uriah sa una para nga kung may gira na, siya una patay. Patay si Uriah, ang bali David. Praise God! Hindi, joke lang, why na sa Bible ha? Bale siguro, wow! Patay si Uriah kag naasawa niya si Bathsheba. Kabalo ka mo,
Diba dayon, ginsulat niyang Psalm 51? Ginsulat ni David ang Psalm 51 after he committed sin against Bathsheba. Dira siya nagapangayo sa isang patawad sa Diyos. Mabal niya, restore unto me the joy of your salvation. Kabalo ka mo kung nagapakasala kita, kakadula, nawawala yung joy natin. Kailangan may self-control tayo. May self-control. Isigaw nga natin, self-control. Tapos na ko, at least, hindi ka mamalipatan, self-control. Hello? But this is very important. This is, to some people, this is a pity thing, but for me, this is not pity thing. This is very important. If we want to walk in our Christian life victoriously, you need to have self-control. Pero salamat to sa Diyos, no? Nakapalpak ka sa self-control. Palangga, tagapon sa Diyos niya. Pero ginakorek ya ka. Tandaan yun eh. Basta may sala, may consequence. Patawaran ka sa Diyos, but every sin that you have committed against God, there is a consequence. There is a consequence. In, mabasa ta na 2 Samuel 11 verse 12. Okay. In the New Testament, ang kay Bathsheba na, ang 2 Samuel 11 verse 12. Paki-flashback para at least may verse sila. Then David said to him, stay here one more day and tomorrow I will send you back. So Uriah remained in Jerusalem that day. And the next. Okay. And David's invitation, he ate and drank with him and David made him drunk. But in the evening, Uriah went out to sleep on his mat among his master's servants. He did not go home. But the story of this is, napatay si Uriah. Kaya gimbutang sa front line. Gimbutang sa front line ni David. Okay? So, in the New Testament, self-control was the main implication of the gospel. Matthew 16:24, paki-flash. Matthew 16:24. Buligan ay kita tanan kay kinahanglan tagid ang self-control. Ang kapatis na hambalamin. That's why, example, kung ade ka, kakinahanglan mo self-control ka, pagsulod mo sa rehab, tanan mo nga information, kahita mo, tanan-tanan, ginakuha na sa imo. Wala ka communication sa guwa. But if you will not cooperate with the rehab, hindi ka gyapon ma-change. Because the rehabilitation center will do its part and you need also to do your part. You need also to do your part. So, Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow. Denying of yourself, that is self-control. And you need to take up his cross and follow him. Kabalo ka mo, the first century church, because there was a Babylonian Empire, there was also a Roman Empire. Empire ni. Kung sinong powerful, siya makapot sang empire. The first century church was a time of unrestrained pagustuhan ay iyang hari. Unrestrained sensuality and sinfulness. During the days of Roman, matingan mo, Roman Empire, during the days of Roman Empire, every last tanan nga kaibog sang unod, lust, L-U-S-T, was magnified and every desire entertained. Amot ko nakakita kamo sa mga harianon ng mga sine, ang mga hari na yung mga prinsipe, kapili lang na sila babae kung sino ila gusto. Kabalo ka mo nga sa time ni Solomon, kabalo ka mo kung pila asawa ni Solomon, 700.
Hindi pa nitapos. And 300 concubines. I-plus mo tanan, 1,000 kababayi. Batiin niyo ko, ay personal. Wala na sila kapili isang babayi na hindi virgin. Pero sa harianon nga empire, tanan nga ibog nila, wala nila ginakontrol. Pila sa inyo nakalantaw sang film nga The Gladiator? Kita mo na, biskan uto dyan, ginasawa ya. Hari mo. Hari sila. Isa na sa mga film nga daw gintapos ko, kay ginhambalan ko nga namin, ni nga film, nantawa bala. Tuod gimana. Kita mo na sa Rome, may kwan sila, may cheater. Dira nagasulod ang mga gladiator, ginapaaway na sa mga hari. Daw manok na. Dira nagumpisa ang idea sang bulang. Pero ang ginapabulang, hindi manok, tawo. Matira ang matibay, kung buhi ka, tikaw eh. Kung patay ka, pasinsya ka. So, kabalo ka mo kung ano na sa ining ang ilang sensuality and sinfulness unrestrained, that is pagan culture. Nanotice ninyo, matiin nyo ko bala, pagano nga kultura, nanotice yung mga statua nga mga Romans, wala bayo. Ha? Nakita yun ha? Laki man kung bayo, wala bayo. Wala tago-tago. Explain nyo ko, abi, sa UP. Kaya ang sa UP dang ilang statwa da wala man bayo. Natawag nila nang oblation. Mga buangit, gadalagan nga wala putol. Hello? Amo na wala ko nang eskwela sa UP. Lain niya nga UP ako nang ginieskwelahan. University of Plaridel Elementary School. Lapit sa Lipunan. Dara ako nag-eskwela nga UP. Wala ko yan ang payupi. Sa tamaan na nila kaalam, galingin na ulo nila. Ang tawa pala? Ang Spain. Tingnan niyo ko. Ang Spain. Ha? Spain, the capital of Spain is Madrid. And one of the popular cities in Spain is Barcelona. Nakatanda ka mo may Barcelona Olympics? Mm-hmm. Because Mangarano na nga syudad. Mangarano na nga city. Kabalo ka mo Spain? Ang Spain ang nagdala sa Christianity sa Pilipinas. Is that correct? But Spain is the center of homosexuality nowadays. That's why gusto man nila dalon tani di sa aton inang natawag nga Suji Bill. Sexual orientation, gender equality, and what's the meaning of I? Sexual orientation, gender identity and expression. Suji. Nga, maabot sa pilakadlaw, nga, masiling kuya nga, pagkatawo mo, hindi pag-ibutang imo gender kung laki ka kung bayi. Pasugti lang sana magdako para piliyon niya kung laki sa kung bayi. Sadya na. Ga, may gatubo sa imo, matiyagan ko, babayi ka. Pero hindi sa pagpasugtan, kahit kung naging kasuguan eh, kahuluya ni nga kasuguan. Tapos, ang imo bata, kahit siyang balik niya, babayi na kuya. Dito sa maihi, upod man sa imo bata, nga babayi, pero lalaki sa. Ay, karon ko mapabayi-bayi siya kag mag-enjoy sa tosang bata mo. Ah, kung mama na, tapungulon ko na daw. Alay, pasalamat na lang ka mo. Wala akong anak na babae. O, sagot ka mo? Nga ang imo ya, anak na babae, mag-ihi ka pungko. Hay, ang upo dito nga babae, mag-ihi ka tindog. Niyawa. Yawa na. So, self-control.
During that time, Rome was the very center of the empire. That's why may ginatawag nga Roman Empire. Makmugin sulatan ni Paul ang sa Rome. In spite sa pagan practices, ginsulatan niya. Kaya wala ka mong self-control. Kapag pinagusto lang mo kung ano gusto niyo. Ang tawa ba lang kalibutan? Pagustuhan mo lang ni. Mapatay ni mga young people sa droga. Mag pinagusto lang mo. Mapatay ni sila sampang sa computer. Mapatay ni sila sa kwan lang. Sa pikinalipay. Romans 13. Kagma close na ko. Bal ko bali po tong ko lang tani wali ko daw galahoy giniyaw. Romans 13 verse 13 to 14. Because during that time Rome was the very center of the empire. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness. Sahon tabla sa ilonggo, agud maintindihan nyo gid. That's why gintawag kita born again, kaya gimbago kita sa Diyos. Born again is not a religion. Born again is an experience. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. But born again is not a religion. Born again experience was taught by Jesus. This is not the teaching of man, this is the teaching of Jesus. In John chapter 3. Born again. Ang mga born again, singit amen. Alam kayo, isa balan hadlo, na sila bala, o mga born again, na sila. Tiyakan ko daw alert, dikin ka mo sa amon, ay kung hambalo mo na mo, kamo bala, mga pagano, kamo. Oh, sinong buang sa aton, sang sa ila? Sila. Ato na ato lang, wala sunggudana. Ya. Plangka na ito. Plangka, taka mo eh. Mate, sinong buang? Kita akong sila. Mate ha? Diyos nila, ginatulod nila. Aton Diyos, kita ang ginatulod. Tapos, wala sang kapawa. May generator pa ka ginatulod. Hala! Daw buang kita. Tapos, punihan. Tapos, ilisan bayo. Kung Diyos ha, ang balasa nga, ilis ka bayo. Ang kapalangga gapon kay Jesus, ang balamen. Pastor, daw ko nakontra, magkita mo na rin. Why kuya ka kontra? Ang hamba lang yan sa Bible. Amen? Hindi magsimba sa Diyos, Diyos. Ano hamba sa Romans 13 verse 13 to 14? Ilungguhon ko niya para maintindihan. Okay? Kay hambal ni Steve, kamo gai ni English, ako gai longgo. O, tiilungguhon ta para patas. Magginawi kita sing nagakaigo subong sa tawo nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untata na naton ang mahigko nga pagkinalipay o kung pagpahubog-hubog. Ay, anong kunin ba? Pasinsyaan nyo lang. Kunin, igo ka mo daw. Paksiyon ko na lang ng isa kapid siguro. Para wala ko siyang may mabasa sin eh. O, aray pa. Ang pagpakighilawas o kung pagpatuyang sa unod. Makmura pa patuyang sa unod. Si Joanna daw. May ay agi da nga once ang iya buhok, kaya ginapamay ko lang na ginatayawan. Ako, bayi ka, laki. Sige, bayi. Ako, be? Siya, pastor, bala, oh. Nakon, pamay ka lang ginatunto, kapatunto ka. Yung pa-eskwila mo to, ang pulis to, nagpulis na. Kay hambal mo, ikaw, iya-asawa. Hay, di nang imo ba na? Ginaamo ko na sa kay ginatiawan ko na sa way man sa kapamingot sa akon. Ginakwaan ka lang, ang balko inday. Ginakwaan ka lang tuto sa kwarta. Ang kakuha sa imo kwarta, tuto man. Ay, kung makatapos sa itong iya pa-eskwila, bayan naman saya. Ay, abi, ikaw, abi. Isakto imo panghuna-huna. Paano ka magkalipay sa tuto kag tuto?
kung tandaan mo, wala ika womb. Only the woman has a womb. If you don't have a womb, you cannot produce baby. That's why, ang babae, there is a womb, and the babae, the babae is called woman. Why man siyang born man? Woman. Because only the woman has a womb. Kung may mga lalaki, di nga magbusong ka, mukhang magbata, ah, milagro ni. Tako ni nga testimony sa simbahan ta. Masiling taabi ka. Uy, si Rince nagbusong. Sino ang tatay? Ay, grabe nga milagro. Siguro, matiyakal kung ma-viral kita sa Facebook mo. Ay, labot ma-viral, makakwarta kita. Kay ipa-vlog ta kay John Dayon. Ay, million aton views. So ano, pangamuyan to si Rince magbusong? Aliwat, balik kita. Self. Nakuha nyo, self control. Alright. Basahan ko liwat dere. Kung tatanan nato ng Mexico kapag kinalipay o kung pagpahubog-hubog, kagpakigilawas o kung pagpatuyang sa unod, ang ilinaway kagpaghisaay. Ay, grabe. Hasta, matibala ka mo. Biskan Christian kita, kung isa, kung di kita maghalong, gahinisaay. Kaya ito naman sa ho, bago naman TV niya, kilatan man tani. Hello? So daw, hindi ka nalang magpakita asang imo, bago nga bayo. Materialistic, mani nga tao niyo. Sang saan, ulang to sa nagbaka, libais, libais naman. Man, kuha na sa materialistic issues. Ang makuntagaan ka, libais, hindi ka? Magaling kayo nahisa ka. Dapat, kung magsuksok sa sang naming pantalon, sabi pinasuksok sa sang Armani. Oh. Balo na, nung manang Armani mo, matiyagang kukay-ukay na. Isa ka, dapat magkalipay ka. Kapalo ka mo kung mga gwapo, kamulitan na kag namin inyo bayo, lipay ko. Kaya ang akon mga membro, mga gwapo kag mga gwapa. Amen, palakpakan natin si Jesus. Sang una, patuya, nga ang itsuraan nyo, daw nagaling sa punong. Pero subong, iba na kamo. Mga gwapo na kamo, kagwapa. Mga professional na kamo. May make-up na kamo. May lipstick pa. Amen? Ay, gusto kayo sa ibang mga misaon ang itsura ito ng way ka panudlay, way ka pagunting. Daw mga ermitan nyo. Kaya, oh, ermitan nyo, kamusta ka? Dapat mga gwapuhon kita kag mga gwapahon. Padayon na naton. Matakop na gito, ha? Hello, ay ka, magpatawa. Di maghinisay, kag mag-inaw. Sa baylo, isoklob ninyo si Ginoong Heso Kristo, subong inyo, hinangiban, kag hindi na nyo pagsapakod ang inyong mga makasasala nga kinaugali. Kung sang una, mga yung people, ay kaga panghugas pinggan, pag antigo ka na panghugas pinggan. Pero hindi panghugas pinggan nga pag panghugas mo pulo pang pinggan pagkatapos mo hugas duha na lang bilin kay puros pusa. Mangkutong ka dahil sa nanay mo, anak, ano ba? Kalit ka ba? Hindi, nay. Yung kwan yun, nay, yung pusa. Dapat nagabago kita. Diwat? Self control. Nakuha nyo, Abeliwat. Self-control. Hallelujah. Self-control ni. Nagsalala, lulota kay. Wala sila self-control. Amo nagnatudluan kita sa Bible nga may disiplina kita. So, self-control is not only about discipline to stop doing things that destroy us, but to do things to build us up. Hindi lang awaskon kita, but to build us up. To build us up. So next Sunday na lang ang sunod. Point number one, self-control deserves priority. And point number two, self-control
demand strategy. May strategy man, agun nga makakontrol ka sa imo kong galingon. Tapos sa next Sunday ko na, ibitin-bitin ta ka mo anay subong. Okay? Pero kung tanay ko nagpasugot na lang ka mo, nga isa kita ka service, lawig-lawigon ko. Ay, galing hindi man ka mo. Kaya ang mga worship team ko no, perdi kami. Gusto gid nila, isa lang ko no, hindi na magto services. Tani kung aga ang service, isa sa hapon, lawig-lawigon ta. Tani, sige lang. I-series-series ta lang ni. Karon nga aga, kabalo ka mo, gusto sa Diyos baguhon kita. Tudluan kita sa Diyos to control ourselves. And we call that self-control. Without the help of the Holy Spirit, we cannot change ourselves. And we cannot control this sinful nature. But by the help of God, we can control ourselves. Amen? Because the Holy Spirit is more powerful than you. He has given us everything that we need for godly life. And He gave us promises to become like Him, to participate in His divine nature. So He gave us the power, He gives us the promise, and He gives us the purpose. But right now, I'm focusing on self-control. Tani sa plakad na gusto ko makita na maamat-amat na kita, kundi maamat-amat gulpe, nga kung sang una palahubog ka, subong, hindi ka na palahubog. Kung sa unang ba-ba mo daw sentral, subong, mga pagdayaw na lang ang gagawa sa imong mga ba-ba. Amen? Let's all stand. Hallelujah. As we partake our communion today. Hallelujah. Thanks for being a part of our YouTube channel. We post new video here every week to keep you inspired and encouraged. When you subscribe to our channel, it helps to get hope and good news of the gospel of God around the world. You've been impacted by our ministry? Let us know in the comments below and share this channel to your family and friends. Thank you, and God bless us all.